Hello mga sisams! So ngayon nasa kotse kami, pupunta kami sa King Hamad Hospital. Magpapavaccine ako ng second dose. Yung vaccine ko pala is Pfizer. Sasabihin ko na lang sa inyo yung mga symptoms after. Yung first vaccine na ano ko, dose ko, hindi ko na na-vlog kasi hindi ko pa alam eh. Parang, at saka gabi na din kasi yun. So sabi ko, sige, sa second dose na lang para ano na din, para ma-update ko na din kayo sa mga symptoms. Ayan, si Catalina, syempre, palagi siyang kasama. Si Mark, nagano muna, nag-break muna sa work break. So, para lang masamahan ako magpavaksin. Kasi siya, tapos na siya eh. So, ayun. King Hamad, nandito na kami, malapit na kami. Naku, si Catalina nagwawalan. What's wrong? I want this one. Oh. Say hello? Hello? Where's your baby? Ay, naku, yung baby. Did you throw your baby? Ayan, tinapo na naman niya. Baby. What's wrong? Kami sa King Hamad Hospital. Yan yung hospital na pagbabaksinin ko. Kasi guys, dito, depende kasi kung ano yung vaccine mo. So, iba-ibang ano siya, iba-ibang location sila. Depende kung ano yung vaccine na kukunin mo. Ngayon, ang aga-aga namin, 8:28 pa lang ng umaga. Yung schedule ko sa cellphone ko is 10 to 10:30. I don't know kung papapasukin ako. Pero sana. Kasi may pasok pa si Mark. Tapos si Catalina, iniisip namin, di ba? So, sana. Papasukin ako at ipavaksin ako. Crossfit. So, ito yung vaccine, ano ko, book ko. And then, meron nandito na yung CPR ko. And then, meron din kami sa application kung saan namin makukuha yung certificate namin at kung vaccinated na kami. Doon yun sa Be Aware app ng Bahrain. Andito na kami guys. Papasok na ako. Bye-bye! Certificate ko na vaccinated na ako. So, yung first symptoms ko pala dun sa ano, sa vaccine is ano, masakit lang yung braso ko. Tapos nang isang araw, 10 araw masakit. Tapos ay, why, what happened? Uy, sus, ang drama. Bored na siya sa kotse, gusto niya nang bumaba. Kanina pa kasi sila dito sa kotse naghihintay. Okay, sige, on ko na. Say hi! Hi! Hi, sisam! So, sorry, ngayon lang ako nakapag-update. Anong oras na? 12:35 na dito ng hapon.
Kasi pagdating namin sa bahay, naligo ako, pinaliguan ko si Catalina, nag-sanitize ako ng mga gamit, naghugas ako ng ano niya, bote niya, tapos nagluto ako ng lunch, tapos naghugas na naman ako, tapos nagkalat siya, pinaliguan ko siya ulit, kasi ang lagkit niya, as in yung buhok niya, naninigas sa lagkit, kasi kumakain siya ng croissant na may strawberry filling. Tapos yung mga floor sa kitchen, nagka-strawberry, ang lagkit sobra. So na, naglinis na naman ako, nag-vacuum, nag-mop. So, binilisan ko lang yung kilos ko kasi wala pa akong nararamdaman talaga. So ngayon, 12:35 na ng hapon, ano na siya, yung shoulder ko kung saan sila nagturok ng ano, vaccine. Medyo matigas, medyo... Kamano na siya, ano ba tawag to? Mabigat na sa pakiramdam, tapos sumasakit na yung ulo ko. Tapos dito, ang sakit na, nagdahan-dahan na siyang sumasakit. Sana hindi ako lagnatin, ayokong lagnatin kasi kailangan kong mag-alaga ng bata, ayan. Tsaka madami akong ginagawa talaga, so di pwede akong lagnatin. Yun lang pinagdarasal ko na sana wag akong lalagnatin talaga. So, yung first symptoms pala sa first dose ko, tulad ng sinasabi ko earlier, masakit lang yung shoulder ko, as in super sakit, super bigat. Siguro umabot siya ng 2 days. Kahit uminom na ako ng pain reliever, umabot pa rin siya ng 2 days or 3 days. Ganon. Tapos, yung vaccine na ginamit ko, nasabi ko na yata, Pfizer siya. Yung mga kapatid ko, si Ate Charlotte tsaka si Kuya JR nasa Bermuda, Pfizer din sila tsaka si Kuya Rodel. Si Ate Charlotte ko parang lagnat yata, sumama yung pakiramdam. Si Kuya muntik na daw lalagnatin. So sa akin, hindi ko alam kung anong magiging effect. Kasi yung effect kasi ng vaccine, depende lang talaga sa katawan natin, sa immune system natin, kung gano'n tayo kalakas. Yun yung magiging effect ng ano. May iba hindi nilagnat, may iba masakit lang yung shoulder, tapos kinabukasan wala na. Depende talaga yun sa'yo, sa katawan mo. So si Mark, ang alam ko si Mark, yung first dose masakit lang yung shoulder, second dose masakit lang yung shoulder niya, tsaka yung ulo niya. Yun lang, kinabukasan wala na siyang na-feel agad. Sana ganun din ako, pero sana talaga wag akong lagnat din, kasi ayoko talagang lagnat din. So sa mga andyan, sa mga kababayan ko na hindi pa nagpapavaccine, magpavaccine kayo para sa safety ng pamilya nyo, lalo na pag may baby kayong maliit. Ganyan. Kasi hindi pa sila pwedeng i-vaccine. Although, hindi naman masyadong malaki yung effect ng COVID sa kanila kasi malakas yung immune system nila. Pero still, di ba? So, kahit na-vaccine na si Market, na-vaccine na ako, ganun pa din yung protocol namin dito sa bahay na pasok na pagpasok mo, bihes, ligo agad. Hindi pwedeng hindi maliligo. Tapos sanitize ng buong pinamili, ng mga gamit, lahat. Since nag-pandemic, yun yung ginagawa namin. Hanggang ngayon, ganun pa din ginagawa namin. Hindi kami nag-change ng routine. Ganun at ganun talaga. Kasi, inisip namin, syempre may baby kami, di ba? Ayaw namin mapahamak si Catalina. So that's it, guys. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. So please subscribe. Thank you. Bye bye. Say wow. Wow. Say wow. Say wow. Bye bye.